So welcome back mga ka-chick. Ngayon may pag-uusapan tayo tungkol pa rin dito sa Birkenstock sandals na to. Sabi nila baka daw peke kaya mura yung bili ko dito sa Taiwan. Hindi po peke ito. So ayan ngayon, para hindi kayo mapeke, bibigyan ko kayo ng konting tips and idea para hindi kayo mapeke. So ayan, nagdala ako dito ng isang Birkenstock pa, two strap. Ito yung Birkenstock Arizona. So, may pagkalbang kulay nito. Ayan. Matte din yung pagka-leather niya. Pero bago natin simulan yan, intro muna tayo. Yun oh! So ngayon pag-uusapan na nga natin para hindi kayo mapeke sa pagbili nito, bibigyan ko kayo tips and idea. So sisimulan natin dito sa may talampakan. Kung mapapansin nyo, ayan, naka-mold simula pa lang sa pinaka-heel cap niya hanggang sa toe grip. Ayan, ayan yung toe grip. Nakahulma po yan sa ating talampakan. Wala pong original na flat yung pinaka-talampakan yan. Pati kung mapapansin nyo po, dito sa tapak niya, ayan, yung Birkenstock. Naka-debosing po yung pagkaka-imprenta niyan. So, ano nga ba yung debosing na yan, ha? Debosing is when an image, logo, text, etc. is imprinted into your print piece, creating a depressed effect just like embossing. You can choose to leave the debossed area untouched or fill it in with ink or foil stamping. Ayan po yung ibig sabihin ng debossing. Opposite po yan ng embossing po, emboss. So ayan, usapang debossing tayo. So ayan, balik tayo dito sa talampakan ng Birkenstock. Kung mapapansin nyo po, ayan, yung print po sa pinakatalampakan, naka-debossing po yan. Kumbaga wala pong original na flat. Plot yung pagkaka-print. So ito po, tingnan nyo at pakinggan nyo yung pagkaka-debose nitong Birkenstock na to. I-scratch ko po dito sa may taas tong walang debose. Pansin nyo po. Ayan, pansin nyo talagang plain lang. Pag in-scratch ko tong pangalan na Birkenstock, simula dito sa logo ni dito hanggang dito, naka-debose po yan. Ito po. Pakinggan nyo po ulit. Pansin nyo po. Ayan po, naka-debossing po yan. Lahat po ng makikita nyo tatak dito sa Birkenstock, naka-debossing po. Wala po talagang yung plain lang. So, ito po yung itong isang Birkenstock na Arizona. Pakinggan nyo din po yung pag-scratch ko dito, kung original ba talaga to. So ito po, naka-plain lang po yung tunog nung scratch. I-scratch ko po itong pangalan ng Birkenstock. So, napansin nyo po, naka-debossed din po yung pagkaka-imprinta nitong Birkenstock. Ayan, meron pa akong parang serial number dito sa ilalim. Ayan, hindi lang kita. Hindi ko, ayan, ayan, tatong part na to. Ayan. Meron serial number yan. So, dito po sa pinaka-buckle niya, ayan, mapapansin nyo, naka-debossed din po yan. Ayan, debossing din po yung pagkaka-buckles niya. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan, hindi ko siya ma-focus lang. Ayan, i-scratch po natin, ha. Ito po yung plain. Ayan, kita nyo naman, oh. Wala talagang as in plain lang. Pero pag in-scratch ko itong pangalan Birkenstock din sa may bagal niya. Ayan po. Naka-debossed din po siya. Same din po sa one strap na Madrid. Ito po. Ayan po. Kung may makikita kayong Birkenstock na ganito, tapos
plain yung pinakabakal niya. Peke po yun. 100% peke po yun. Dahil lahat po ng nilalabas ng Birkenstock na bakels, ganyan po yung pagkaka-imprenta nila. Naka-debose po yan. So, pagdating naman dito sa side niya, ayan. Ayan, pareho naman may tatak yan. Ang tawag po dyan ay yung ink debosing po ang tawag dyan. Ayan. So, ito. Ayan, ngayon, i-scratch din natin. Tingnan nyo at pakinggan nyo. Ayan, smooth po. So, pagdating dito sa may pangalan Birkenstock, ito po. Ayan. Legit po, talagang original to. So, dito din po sa Arizona nila, two strap. Ito yung pinaka-surface na makinis. Ayan. So, ito po sa may pangalan, i-scratch ko po. So, ayan. Napakinggan nyo naman yung tunog, talagang naka-debose din siya. So, ano pa ba? Para hindi kayo mapeke. Ito po sa pinaka-talampakan niya. Ayan. Wala pong original na Birkenstock na plain yung talampakan. Lahat po ng talampakan niya is ganito ang design. Ayan. So, ayan, napudpud na. Ayan. Shoutout nga pala sa may-ari nito kay Ryan. Kaya hiniram ko. Hindi ako napagpaalam. Tulong pa kasi. So, ayan. Tingnan po natin. Ay, mapapansin nyo, may nakalagay dyan, may nakaukit dyan na Birk. Ayan. Nakadebose din po yan. Ayan. Ayan. Scratch natin. Ito yung wala. Ito yung meron. So, ayan. Lahat po na makikita nyo yung tatak dito sa Birkenstock, nakadebosing po. Ayan. Hanggang sa suelas niya, sa pinaka-bakel niya, at sa side niya, yung mga pangalan niya, ayan. Naka-debosing po yan. So, ayan, pero kung hindi pa rin kayo satisfied, panoorin niyo itong video na to.
So ayun mga ka-chick, napanood nyo na yung konting review dito sa Birkenstock na to. Ayan, siguro hindi na kayo magdadalawang isip, hindi na kayo mapepeke. So ayan, tong dagdag ko lang din, walang Birkenstock na gawan China kahit isearch nyo pa, dahil tong Birkenstock na to ay gawa talaga sa Germany. Made in Germany po yan. Ayan, kita nyo naman. So wala akong gawang China. Kung may makikita kayo ng gawang China, naku po, magdalawang isip na kayo. Peke yun. So kaya pala, mahal yung Birkenstock na yan. Grabe pala yung mga materials na ginagamit talaga nila. At siya nga pala, kapag pudpud na yung swelas, ayan, pwede nyo siyang papaltan sa store ng Birkenstock. Basta itago nyo lang yung card, yung receipt, or syempre babayaran nyo pa rin. Parang dito ha, dito sa Taiwan, nagtanong ako ng sandals ito kung magkano pag nagpapalit, 700 NT dollars, Taiwan money. Ewan ko na sa Pilipinas kung magkano ang palitswelas nito. Ayan, kasi talagang ang ganda pamorma nitong Birkenstock sandals talaga nila. Pwede siya sa short, pantalon, ikaw, kung alam ang trip mo iporma, ang ganda, the best talaga ipang porma to. Huwag yun lang pang araw-araw, dahil mahal. So ayun mga ka-chick, hanggang dito na lang tong video na to. Ayan, nabigyan ko kayo ng konting idea and tips sa pagbili ng Birkenstock para hindi kayo mapeke. So baka hindi ko pa nakapag-subscribe sa aking channel. Please subscribe my channel. Ayan, pindutin mo na at huwag mo kalimutan pindutin yung bell button para ma-notify ka pag may bagong upload na video. Hanggang sa susunod na video, once again, this is Rabi TV Channel, ang iyong ka-chick. Pero kung may katanungan kayo, please comment down below. Bye-bye!